ang aklat ni Zacarias. Zacarias, Kabanata 1, nang ikawalong buwan nang ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias na anak ni Berekias, na anak ni Ido, na propeta, na nagsasabi, "Ang Panginoon totoong naghinanakit sa inyong mga magulang, kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang na siya mga pinagsabihan ng mga unang propeta na nangagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo ngayon na mula sa inyong mga masamang lakad at sa inyong mga masamang gawain. Ngunit hindi nila dininig o pinakinggan man ako, sabi ng Panginoon. Ang inyong mga magulang, saan ang andoon sila? At ang mga propeta, nangabubuhay baga sila ng magpakailanman? Ngunit ang aking mga salita at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa aking mga lingkod na mga propeta, hindi baga nagsiabot sa inyong mga magulang? At sila'y nanumbalik at nangagsabi, kung paano ang inisip na gawin ng Panginoon ng mga hukbo sa amin, ayon sa aming mga lakad, at ayon sa aming mga gawa, gayon ang ginawa niya sa amin. Nang 24 na araw ng 11 buwan, na 9 buwan ng Sebat, ng 2 taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias, na anak ni Berekias, na anak ni Ido, na propeta, na nagsasabi, aking nakita sa gabi at narito ang isang lalaking nakasakay sa isang mapulang kabayo at siya'y tumayo sa mga puno ng mirto na nasa pinakamababa at sa likuran niya'y may mga kabayong mapula, alasan at maputi. Nang magkagayoy sinabi, O Panginoon ko, ano ang mga ito? At ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, aking ipakikita sa iyo kung ano-ano ang mga ito. At ang lalaki na nakatayo sa mga puno ng mirto ay sumagot at nagsabi, ang mga ito yaong mga sinugo ng Panginoon na magsilibot sa lupa. At sila'y nagsisagot sa anghel ng Panginoon na nakatayo sa mga puno ng mirto at nagsabi, aming nilibot ang lupa at narito, ang buong lupa ay tahimik at tiwasay. Nang magkagayoy, ang anghel ng Panginoon ay sumagot at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, hanggang kailan mawawalan ka ng habag sa Jerusalem at sa mga bayan ng Huda laban sa iyong mga kinagalitan nitong 70 taon? At ang Panginoon sumagot sa anghel na nakikipag-usap sa akin ng mga mabuting salita, ng mga salitang pang-aliw. Sa gayoy,
ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, "Ikaw ay humiyaw na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako'y naninibugho sa Jerusalem at sa Sion ng malaking paninibugho, at ako'y totoong naghihinanakit sa mga bansa na mga tiwasay, sapagkat ako'y naghinanakit ng kaunti at sila'y nagsitulong ng pangbubungad ng kadalamhatian. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Jerusalem na may taglay na mga pagkahabag. Ang aking bahay ay matatayo roon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at isang pising panukat ay mauunat sa ibabaw ng Jerusalem. Humiyaw ka pa uli na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang aking mga bayan ay sasagana dahil sa pagkalusong, at aaliwin pa ng Panginoon ang Sion, at pipiliin pa ang Jerusalem, at aking itinanaw ang aking mga mata, at aking nakita, at narito ang apat na sungay, at aking sinabi sa anghel na nakikipag-usap sa akin, ano ang mga ito? At siya'y sumagot sa akin, ito ang mga sungay sa nagpangalat sa Huda, sa Israel, at sa Jerusalem. At ipinakita sa akin ng Panginoon ang apat na panday. Nang magkagayoy, sinabi ko, ano ang ipinaritong gawin ng mga ito? At siya'y nagsalita na nagsabi, ito ang mga sungay na nagpangalat sa Huda, na anupat walang lalaki na nagtaas ng kanyang ulo, ngunit ang mga ito'y naparito upang takutin sila, upang ihulog ang mga sungay ng mga bansa na nagtaas ng kanilang mga sungay laban sa lupain ng Huda upang pangalatin. Zacarias, Kabanata 2. At aking itinanaw ang aking mga mata, at aking nakita, at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Nang magkagayoy, sinabi ko, saan ka paroroon? At sinabi niya sa akin, upang sukatin ang Jerusalem, upang tignan kung gaano ang luwang at kung gaano ang haba, at narito ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay umalis, at ibang anghel ay lumabas na sumalubong sa kanya, at sinabi sa kanya, tumakbo ka, iyong salitain sa binatang ito na sabihin, ang Jerusalem ay tatahanan na parang mga nayon na walang mga kuta dahil sa karamihan ng mga tao at hayop doon, sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ay magiging sa kanya'y isang kutang apoy sa palibot, at ako'y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Oy! Oy! Magsitakas kayo mula sa lupain ng hilagaan, sabi ng Panginoon, sapagkat kayo'y aking pinangalat na parang apat na hangin sa himpapawid,
sabi ng Panginoon, "Oy Sion, tumanan ka, ikaw na tumatanan ng kasama ng anak na babae ng Babylonia, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa kaluwalhatian ay sinugo niya ako sa mga bansa na nananamsam sa inyo, sapagkat ang humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng kanyang mata, sapagkat narito, aking ikukumpas ang aking kamay sa kanila, at sila'y magiging samsam niyaong nangaglilingkod sa kanila, at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsugo sa akin. Ikaw ay umawit at magalak, o anak na babae ng Sion, sapagkat narito, ako'y naparirito, at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon, at maraming bansa ay magpipisan sa Panginoon sa araw na yaon, at magiging aking bayan, at ako'y tatahan sa gitna mo, at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa iyo, at mamanahin ng Panginoon ang Huda na pinakabahagi niya sa banal na lupain, at pipiliin pa ang Jerusalem. Tumahimik ang lahat na tao sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y gumising na sa kanyang banal na tahanan." Zacarias, Kabanata 3. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon, at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sawayin kanawa ng Panginoon, O Satanas, oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ka ito'y isang dupong na naaagaw sa apoy? Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nangakatayo sa harap niya, na nagsabi, "Hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya." At sa kanya'y kanyang sinabi, "Narito, aking pinaram ang iyong kasamaan, at aking susuotan ka ng mainam na kasuotan." At aking sinabi, "Susuotan siya nila ng isang magandang mitra sa kanyang ulo." Sa gayoy, sinuutan siya ng magandang mitra sa kanyang ulo, at sinuutan siya ng mga kasuutan, at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping, at ang anghel ng Panginoon ay tumutol kay Josue na nagsabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, at kung iyong iingatan ang aking bilin, iyo nga ring hahatulan ang aking bayan, at iyo ring iingatan ang aking mga looban, at bibigyan kita ng kalalagyan sa gitna ng mga ito na nangakaharap. Dinggin mo ngayon, O Josue, na pangulong saserdote, dinggin mo, at ng iyong mga kasama na nangakaupo sa harap mo, sapagkat sila'y mga taong pinakatanda, sapagkat narito, aking ilalabas
ang aking lingkod nasanga, sapagkat narito ang bato na aking inilagay sa harap ni Josue. Sa ibabaw ng isang bato ay may 7 mata. Narito, aking iuukit ang ukit niya on, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking aalisin ang kasamaan ng lupaing yaon sa isang araw. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatawagin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at sa lilim ng puno ng igos. Zacarias, Kabanata 4. At ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik, at ginising ako na gaya ng tao na nagigising sa kanyang pagkakatulog. At sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito, isang kandelero na taganas na ginto na may tasa sa ibabaw niyaon at ang 7 ilawan niyaon sa ibabaw. May 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon at may 2 puno ng ulibo sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa'y sa dakong kaliwa niyaon. At ako'y sumagot at nagsalita sa anghel na nakikipag-usap sa akin, na aking sinabi, anong mga bagay ito, Panginoon ko? Nang magkagayoy, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay sumagot na nagsabi sa akin, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Nang magkagayoy, siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ka? O malaking bundok? Sa harap ni Zerubbabel ay magiging kapatagang ka, at kanyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan. Biyaya, biyaya sa kanya. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ang mga kamay ni Zerubbabel ay siyang naglagay ng mga tatagang baon ng bahay na ito. Ang kanyang mga kamay ay siya ring tatapos, at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa inyo. Sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay? Sapagkat ang 7 ito ay mga gagalak, at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni Zerubbabel. Ang mga ito'y mga mata ng Panginoon na nangagpaparoot parito sa buong lupa. Nang magkagayoy, sumagot ako at nagsabi sa kanya, ano itong 2 puno ng ulibo sa dakong kanan ng kandelero at sa dakong kaliwa? At ako'y sumagot na ikalawa at nagsabi sa kanya, ano ang 2 sangang ulibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? At siya'y sumagot sa akin at nagsabi, hindi mo baga nalalaman
kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Nang magkagayoy, sinabi niya, ito ang dalawang anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Zacarias, Kabanata 5. Nang magkagayoy, itinanaw ko uli ang aking mga mata at aking nakita at narito isang lumilipad na balumbon at sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At ako'y sumagot, aking nakikita'y isang lumilipad na balumbon. Ang haba niya on ay 20 siko at ang luwang niya on ay 10 siko. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, ito ang sumpa na lumalabas sa ibabaw ng buong lupain, sapagat ang bawat magnanakaw ay mahihiwalay sa isang dako ayon doon, at bawat manunumpa ay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon. Aking ilalabas yaon, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, at papasok sa bahay ng magnanakaw, at sa bahay niyaong nanunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko, at tatahan sa gitna ng bahay niya, at pupugnawing 10 ng mga kahoy niyaon at mga bato niyaon. Nang magkagayoy, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay lumabas at nagsabi sa akin, itanaw mo ngayon ang iyong mga mata at tignan mo kung ano ito na lumalabas. At aking sinabi, ano yaon? At kanyang sinabi, ito ang efa na lumalabas. Sinabi niya, bukod dito, ito ang kawangis nila sa buong lupain. At narito, itinaas ang isang talentong tingga at ito'y isang babae na nauupo sa gitna ng efa. At kanyang sinabi, ito ang kasamaan at kanyang inihagis sa loob ng gitna ng efa. At kanyang inihagis ang panimbang na tingga sa bunganga niyaon. Nang magkagayoy, itinanaw ko ang aking mga mata at aking nakita at narito, lumabas ang dalawang babae at may dalang hangin sa kanilang mga pakpak. Sila ngay may mga pakpak na gaya ng mga pakpak ng tagak at kanilang itinaas ang epa sa pamamagitan ng lupa at ng langit. Nang magagayoy, sinabi ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin, saan dinadala ng mga ito ang efa? At sinabi niya sa akin, upang ipagtayo siya ng bahay sa lupain ng Shinar, at pagka nahanda na, siya'y malalagay roon sa kanyang sariling dako. Zacarias, Kabanata 6. At itinanaw ko uli ang aking mga mata at aking nakita at narito, lumabas ang apat na karo mula sa pagitan ng 2 bundok at ang mga bundok ay mga bundok na tanso. Sa unang karo ay may mga kabayong mapula at sa ikalawang karo ay mga kabayong maitim. At sa ikatlong karo ay may mga kabayong maputi. At sa ikaapat na karo ay mga kabayong kulay abo. Nang magkagayoy,
Ako'y sumagot at sinabi ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin, "Ano ang mga ito, Panginoon ko?" At ang anghel ay sumagot at nagsabi sa akin, "Ito ang apat na hangin sa himpapawid na lumalabas na pinakasugo mula sa harapan ng Panginoon ng buong lupa, ang karo na kinasisingkawan ng mga kabayong maitim ay lumalabas sa dakong lupaing hilagaan, at ang sa mga maputi ay lumalabas na kasunod na mga yaon, at ang mga kulay abo ay nagsilabas sa dakong lupaing timugan, at ang mga malakas ay nagsilabas at nangagpumilit na yumaon upang malibot ang lupa, at kanyang sinabi, 'Kayo'y magsiyaon at mangagparoot parito sa buong lupa.' Sa gayoy, sila'y nangagparoot parito sa buong lupa. Nang magkagayoy, hiniyawan niya ako at nagsalita sa akin na nagsasabi, 'Narito, silang nagsiparito sa dakong lupaing hilagaan ay nagpatahimik sa aking diwa sa lupaing hilagaan.' At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, 'Kumuha ka sa nangabihag kay Heldai, kay Tobias, at kay Hedaya, at yumaong ka sa araw ding yaon, at pumasok ka sa bahay ni Hosias na anak ni Sepanyas na nagsibalik mula sa Babilonya. Oo, kumuha ka sa kanila ng pilak at ginto at gawin mong mga putong at mga iputong mo sa ulo ni Josue na anak ni Hosadak na pangulong saserdote at salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salitan ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito, ang lalaki na ang pangalay Sanga at siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa makatwid bagay, kanyang itatayo ang templo ng Panginoon at siya'y magtataglay ng kaluwalhatian at mauupo at magpupuno sa kanyang luklukan at siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan at ang payo ng kapayapaan ay mapapasa pagitan nila kapwa at ang mga putong ay magiging pinakaalaala sa templo ng Panginoon kay Helem at kay Tobias at kay Hedaya at kay Hen na anak ni Sepanyas at silang nanga sa malayo ay magsisiparito at mangagtatayo sa loob ng templo ng Panginoon at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa inyo at ito'y mangyayari kung inyong tatalimahing masikap ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Zacarias, Kabanata 7. At nangyari, nang ika-apat na taon ng haring si Dario, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Zacarias nang ika-apat na araw ng ikasyam na buwan. Sa makatwid bagay, sa Kislev, sinugo nga ng mga taga Bet-El si Sariser at si Regimelech at ang kanilang mga lalaki upang hilingin ang lingap ng Panginoon at upang magsalita sa mga saserdote ng bahay ng Panginoon ng mga hukbo at sa mga propeta na sabihin, iiyak baga ako sa ikalimang buwan na ako'y hihiwalay gaya ng aking ginawa nitong maraming taon?
Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon nang mahukbo sa akin na nagsasabi, "Salitain mo sa lahat ng tao ng lupain at sa mga saserdote na iyong sabihin nang kayo'y mag-ayuno at tumangis ng ikalima at ikapitong buwan nito ngang 70 taon, kayo bagay nag-ayunong lubos sa akin para sa akin? At pagka kayo'y nagsisikain at pagka kayo'y nagsisiinom, di baga kayo'y nagsisikain sa ganang inyong sarili at nagsisiinom sa ganang inyong sarili? Di baga ninyo dapat dinggin ang mga salita na isinigaw ng Panginoon sa pamamagitan ng mga unang propeta nang ang Jerusalem ay tinatahanan at nasa kaginhawaan at ang mga bayan niya on na nangasa palibot niya at ang timugan at ang mababang lupain ay tinatahanan at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Zacarias na nagsasabi, ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, manglapat kayo ng tunay na kahatulan at magpakita ng kaawaan at ng kahabagan ang bawat isa sa kanyang kapatid. At huwag ninyong pighatiin ang babaeng bao ni ang ulilaman, ang taga-ibang lupa, ni ang dukhaman, at sino man sa inyo ay huwag mag-isip ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapatid. Ngunit kanilang tinanggihang dinggin at kanilang iniurong ang balikat at nagtakip ng pakinig upang huwag nilang marinig. Oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso upang huwag magsidinig ng kautusan at ng mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu ng mga unang propeta. Kaya't dumating ang malaking puot na mula sa Panginoon ng mga hukbo at nangyari na kung paanong siya'y sumigaw at hindi nila dininig, ay gayon sila sisigaw at hindi ko didinggin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi aking pangangalatin sila sa pamamagitan ng ipo-ipo sa gitna ng lahat na bansa na hindi nila nakikilala. Ganito nasira ang lupain pagkatapos nila na anupat walang tao na nagdadaan o nagbabalik sapagkat kanilang inihandusay na sira ang kaayaayang lupain. Zacarias, Kabanata 8. At ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako'y may paninibugho sa Siyon ng malaking paninibugho at ako'y may paninibugho sa kanya ng malaking puot. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Siyon at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem at ang Jerusalem ay tatawagin bayan ng katotohanan at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo ang banal na bundok. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatahanan pa ng mga matandang lalaki at babae ang mga lansangan ng Jerusalem, bawat tao na may kanyang tungkod sa kanyang kamay dahil sa totoong katandaan. At ang mga lansangan ng bayan ay mapupunon ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan niyaon.
Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung maging kagilagilalas sa mga mata ng nalabi sa bayang ito sa mga araw na yaon, magiging kagilagilalas din naman baga sa aking mga mata? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran, at aking dadalhin sila at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem, at sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katwiran. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, inyong palakasin ang inyong mga kamay, ninyong nangakakarinig sa mga araw na ito ng mga salitang ito sa bibig ng mga propeta, mula ng araw na ilagay ang tatagang baon sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo, sa templo upang matayo, sapagkat bago dumating ang mga araw na yaon ay walang upa sa tao, ni anumang upa sa hayop, at wala ring anumang kapayapaan doon sa lumalabas o pumapasok dahil sa kaaway, sapagkat aking inilagay ang lahat na tao na bawat isa'y laban sa kanyang kapwa. Ngunit ngayon, sa nalabi sa bayang ito ay hindi ako magiging gaya ng mga unang araw, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat magkakaroon ng binhi ng kapayapaan. Ang puno ng ubas ay magbubunga at ang lupa'y mapapakinabangan, at ibibigay ng langit ang kanyang hamog, at aking ipamamana sa nalabi sa bayang ito ang lahat na bagay na ito, at mangyayari na kung paanong kayo'y naging isang sumpa sa gitna ng mga bansa o sambahayan ni Huda at sambahayan ni Israel, gayon ko kayo ililigtas at kayo'y magiging isang kapalaran. Huwag kayong mga takot, kundi inyong palakasin ang inyong mga kamay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung paanong inisip kong gawang kayo ng masama, nang mungkahiin ako ng inyong mga magulang sa puot, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at hindi ako nagsisi, gayon ko uli inisip sa mga araw na ito nang gawan ng mabuti ang Jerusalem at ang sambahayan ni Huda. Huwag kayong mga takot. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan. At huwag mag-isip ang sino man sa inyo ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapwa. At huwag ninyong ibigin ang sinungaling na sumpa, sapagkat ang lahat ng ito ay mga bagay na aking kinapupuotan, sabi ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang ayuno sa ikaapat na buwan, at ang ayuno sa ikalima, at ang ayuno sa ikapito, at ang ayuno sa ikasampu ay magiging sa sambahayan ni Huday kagalakan at kaligayahan at mga masayang kapistahan, kaya't inyong ibigin ang katotohanan at kapayapaan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mangyayari pa na darating ang mga bansa at ang nagsisitahan sa maraming bayan, at ang nagsisitahan sa isang bayan ay paroroon sa isa,
na magsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako man ay paroroon. Oo, maraming bansa at mga matibay na bansa ay magsisiparoon upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa mga araw na yaoy mangyayari na 10 lalaki sa lahat ng wika sa mga bansa ay magtatanganan. Sila ay magsisitangan sa laylayan niya na Hudyo na magsasabi, "Kami ay magsisiyaong kasama mo sapagkat aming narinig na na ang Diyos ay kasama mo." Zacarias, Kabanata 9, ang hula na salita ng Panginoon laban sa lupain ng Hadrak at Damasco ang magiging pahingahang dako niyaon, sapagkat ang mata ng tao at ang lahat ng mga lipi ng Israel ay nasa Panginoon. At gayon din sa Hamat na kahangganan nito, sa Tiro at Sidon, sapagkat sila'y totoong pantas, at ang Tiro ay nagtayon ng katibayan at nagbunton ng pilak na parang alabok at ng mainam na ginto na parang putik sa mga lansangan. Narito, aalisan siya ng Panginoon at kanyang sisirain sa dagat ang kapangyarihan niya at siya'y lalamunin ng apoy. Makikita ng Askalon at matatakot ng Gaza rin at mamamanglaw na mainam at ng Ekron, sapagat ang kanyang pag-asa ay mapapahiya at ang hari ay mamamatay sa Gaza at ang Askalon ay hindi tatahanan at isang anak sa ligaw ay tatahan sa Asdod at aking puputulin ang kapalaluan ng mga Pilisteo at aking aalisin ang kanyang dugo sa kanyang bibig at ang kanyang mga kasuklam-suklam sa pagitan ng kanyang mga ngipin at siya na may maiiwan para sa ating Diyos at siya'y magiging gaya ng Pangulo sa Huda at ang Ekron ay gaya ng Hebuseo at ako'y magtitirik ng kampamento sa palibot ng aking bahay laban sa hukbo na walang makadadaan ni makababalik at walang mamimighati na daraan pa sa mga yaon sapagkat ngayon tumingin ako ng aking mga mata. Magalak kang mainam o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem, narito, ang iyong hari ay naparirito sa inyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. At aking ihihiwalay ang karo mula sa Ephraim, at ang kabayoy mula sa Jerusalem at ang mga busog na pambaka ay mapuputol at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa at ang kanyang kapangyarihan ay magiging sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Tungkol sa iyo naman, dahil sa dugo ng iyong tipan ay aking pinalabas ang iyong mga bilanggo sa hukay na walang tubig. Magbalik kayo sa katibayan, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon aking inihahayag na aking igagawad sa inyo
na makalawa, sapagat aking binaluktot ang Huda para sa akin. Aking inakmaan ang Ephraim ng busog, at aking gigisingin ang iyong mga anak, o Sion, laban sa inyong mga anak, o Gresya, at gagawin kitang parantabak ng makapangyarihang lalaki, at ang Panginoon makikita sa itaas nila, at lalabas ang kanyang pana na parang kidlat, at ang Panginoong Diyos ay hihihip ng pakakak at yayaon na kasama ng mga ipo-ipo sa timugan. Ipagsasanggalan sila ng Panginoon ng mga hukbo, at sila'y mga nanakmal, at kanilang yayapakan ang mga batong panghilagpos, at sila'y magsisiinom at mag-iingay na gaya ng sa alak, at sila'y mga pupunong parang mga tasa, parang mga sulok ng dambana, at ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyos sa mga araw na yaon na gaya ng kawan ng kanyang bayan, sapagat magiging gaya ng mga bato ng isang putong na nataas sa matataas sa kanyang lupain, sapagkat pagkalaki ng kanyang kabutihan at pagkalaki ng kanyang kagandahan, pagiginhawain ng trigo ang mga binata at ng bagong alak ang mga dalaga. Zacarias, Kabanata 10. Hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng huling ulan, sa Panginoon na nagpapakidlat, at kanyang bibigyan sila ng ulan, at ang bawat isa'y ng damo sa parang, sapagkat ang mga tirap ay nagsalita ng walang kabuluhan, at ang mga manghuhula ay nangakakita ng isang kabulaanan, at sila'y nangagsaysay ng mga kabulaanang panaginip. Sila'y nagsisialiw ng walang kabuluhan, kaya't sila'y nagsisiyaon ng kanilang lakad na parang mga tupa. Sila'y nagdadalamhati sapagkat walang pastor. Ang aking galit ay nag-alab laban sa mga pastor, at aking parurusahan ang mga lalaking kambing, sapagkat dinalaw ng Panginoon ng mga hukbo ang kanyang kawan na sambahayan ni Huda, at kanyang gagawin silang parang magilas na kabayo sa pagbabaka. Sa kanya lalabas ang batong panulok, sa kanya ang pako, sa kanya ang busog ng pangbaka, sa kanya ang bawat pinuno na magkakasama, at sila'y magiging parang mga makapangyarihang lalaki na yayapakan nila ang kanilang mga kaaway sa putik sa mga lansangan sa pagbabaka, at sila'y magsisilaban sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanila, at ang mga mangangabayo ay mga tutulig, at aking palalakasin ang sambahayan ni Huda, at aking ililigtas ang sambahayan ni Jose, at aking ibabalik sila uli, sapagkat ako'y naawa sa kanila, at sila'y magiging parang hindi ko itinakwil, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos, at aking didinggin sila, at ang mga sa Ephraim ay magiging parang makapangyarihang lalaki, at ang kanilang puso ay mga gagalak na gaya ng sa alak. Oo, ito'y makikita ng kanilang mga anak at mga gagalak. Ang kanilang puso ay masasayahan sa Panginoon. Aking susutsutan sila at sila'y pipisanin, sapagat aking tinubos sila at sila'y magsisidami ng gaya ng kanilang dinami, at aking pangangalatin sila sa gitna ng mga bansa, at aalalahanin nila ako sa mga malayong lupain, at sila'y magsisitahang kasama ng kanilang mga anak
at magsisipagbalik, aking dadalhin uli sila mula sa lupain ng Ehipto at pipisanin sila mula sa Assyria at aking dadalhin sila sa lupain ng Galaad at Libano at walang dakong masusumpungan para sa kanila at siya'y magdadaan ng dagat ng kadalamhatian at hahawiin ng mga alon sa dagat at ang lahat ng kalaliman sa Nilo ay matutuyo at ang kapalaluan ng Assyria ay mababagsak at ang setro ng Ehipto ay mawawala at aking palalakasin sila sa Panginoon at sila'y magsisilakad na paitaas at paibaba sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Zacarias, Kabanata 11. Ibukas mo ang iyong mga pinto, o Libano, upang supukin ng apoy ang iyong mga sedro. Manambitan ka, o puno ng abeto, sapagkat ang sedro ay nabuwal, sapagkat ang mga mabuti ay nabuwal. Magsipanambitan kayo, o mga insina sa basan, sapagkat ang matibay na gubat ay nasira. Ang isang hugong ng panambitan ng mga pastor, sapagkat ang kanilang kaluwalhatian ay nasira. Ang isang hugong ng ungal ng mga batang leon, sapagkat ang kapalaluan ng Hordan ay nasira. Ganito ang sabi ng Panginoong kong Diyos, pakanin mo ang kawan na papatayin, na mga pinapatay ng mga may-ari at hindi mga inaaring may sala at silang nangagbibili ng mga yaon ay nangagsasabi, purihin ang Panginoon sapagat ako'y mayaman at ang kanilang sariling mga pastor ay hindi nangaawa sa mga yaon sapagat hindi na ako maaawa sa nagsisitahan sa lupain, sabi ng Panginoon, kundi narito aking ibibigay ang bawat isa sa mga tao sa kamay ng kanyang kapwa at sa kamay ng kanyang hari at kanilang ipapahamak ang lupain at mula sa kanilang kamay ay di ko ililigtas sila. Sa gayoy, aking pinapanginain ang kawan na papatayin. Katotohanang kaawa-awang kawan. At nagdala ako ng dalawang tungkod. Ang isa'y tinawag kong maganda at ang isa'y tinawag kong mga panali. At aking pinapanginain ang kawan. At aking inihiwalay ang tatlong pastor sa isang buwan, sapagat ang aking kaluluwa ay nagsawa sa kanila at sila'y nayamot sa akin. Nang magkagayoy, sinabi ko, hindi ko na papanginginainin kayo, ang namamatay ay mamamatay at ang nahihiwalay ay mahiwalay. At ang mga iwan ay mga kainan ng laman ng isa't isa. At hinawakan ko ang aking tungkod na maganda at aking binali upang aking sirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa lahat ng mga bayan at nasira ng araw na yaon at ganito nakilala ng kaawa-awa sa kawan na nagmamasid sa akin sa yaoy salita ng Panginoon. At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan ninyo ako ng aking kaupahan, at kung hindi, inyong pabayaan. Sa gayoy, kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalyok ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila at aking kinuha
ang 30 putol na pilak at inihagis ko sa magpapalyok sa bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, binali ko ang aking isang tungkod sa makatwid bagay ang mga panali upang aking masira ang pagkakapatiran ng Huda at ng Israel. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor sapagkat narito ako'y magditindig ng isang pastor sa lupain na hindi dadalawin yaong nangahihiwalay, nihahanapin man yaong nangaliligaw, ni pagagalingin man yaong mga pilay, ni papanginginainin man yaong mga magaling, kundi kanyang kakainin ang laman ng mataba at lulurayin ang kanilang mga kuko. Sa aba ng walang kabuluhang pastor na nagpapabaya ng kawan, ang tabak ay sasapit sa kanyang kamay at sa kanyang kanang mata, ang kanyang kamay ay matutuyong mainam at ang kanyang kanang mata ay lalabong lubos. Zacarias, Kabanata 12. Ang hula na salita ng Panginoon tungkol sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na nag-uunat ng langit at naglalagay ng mga patibayan ng lupa at naglalalang ng diwa sa loob ng tao. Narito, aking gagawin ang Jerusalem na isang tasang panglito sa lahat ng bayan sa palibot at sa Huda man ay magiging gayon sa pagkakubkob laban sa Jerusalem. At mangyayari sa araw na yaon na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Lahat na magsipasan sa kanya ay mga susugatang mainam at ang lahat na bansa sa lupa ay magpipisan laban sa kanya. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking tutuligin ang bawat kabayo at ang kanyang sakay ng pagkaulol at aking ididilat ang aking mga mata sa sangbahayan ni Huda at aking bubulagin ang bawat kabayo ng mga bayan. At ang mga pinakapuno sa Huda ay magsasabi sa sarili, ang mga nananahan sa Jerusalem ay aking kalakasan sa Panginoon ng mga hukbo ng kanilang Diyos. Sa araw na yaoy, gagawin kong parang kawali ng apoy sa pangangatong ang mga pinakapuno sa Huda na parang sulo na apoy sa gitna ng mga bigkis at kanilang sasakmalin ang buong bayan sa palibot, sa kanan at sa kaliwa. At ang Jerusalem ay tatahan pa uli sa kanyang sariling dako sa makatwid bagay sa Jerusalem. Ililigtas naman ng una ng Panginoon ang mga tolda ng Huda upang ang kaluwalhatian ng sambahayan ni David at ang kaluwalhatian ng mga mananahan sa Jerusalem ay huwag magmalaki sa Huda. Sa araw na yaon ay ipagsasanggalang ng Panginoon ang mga mananahan sa Jerusalem at siyang mahina sa kanila sa araw na yaon ay magiging gaya ni David at ang sambahayan ni David ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon sa harap nila. At mangyayari sa araw na yaon na aking pagsisikapang gibain ang lahat na bansa na naparoroon laban sa Jerusalem at aking bubuhusan ang sambahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinaglagpasan at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay.
sa araw na yaon ay magkakaroon ng malaking pagtangis sa Jerusalem na gaya ng pagtangis kay Adad-Rimon sa libis na Megiddo, at ang lupain ay tatangis, bawat angkan ay bukod. Ang angkan ng sambahayan ni David ay bukod, at ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang angkan ng sambahayan ni Nathan ay bukod, at ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang angkan ng sambahayan ni Levi ay bukod, at ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang angkan ni Simei ay bukod, at ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang lahat na angkang nalabi, bawat angkan ay bukod, at ang kanilang mga asawa ay bukod. Zacarias, Kabanata 13. Sa araw na yaon ay mabubuksan ang isang bukal sa sambahayan ni David at sa mga mananahan sa Jerusalem sa kasalanan at sa karumihan. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na aking ihihiwalay sa lupain ang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan, at sila'y hindi na mga alaala pa, at aking palalayasin naman ang mga propeta at ang karumaldumal na espiritu sa lupain. At mangyayari na pagka ang sinuman ay manghuhula, sasabihin nga sa kanya ng kanyang ama at ng kanyang ina na nanganak sa kanya, ikaw ay hindi mabubuhay sapagkat ikaw ay nagsalita ng kabulaanan sa pangalan ng Panginoon. At palalagpasan siya ng kanyang ama at ng kanyang ina na nanganak sa kanya samantalang siya'y nanguhula. At mangyayari sa araw na yaon na ang mga propeta ay manghihiya bawat isa dahil sa kanyang pangitain. Pagka siya'y nanguhula, hindi man sila magsusuot ng kasuotang balahibo upang mandaya, kundi kanyang sasabihin, ako'y hindi propeta, ako'y mangbubukid sa lupa, sapagkat ako'y pinapaging alipin mula sa aking pagkabinata. At sasabihin ng isa sa kanya, ano ang mga sugat na ito sa pagitan ng iyong mga bisig? Kung magkagayoy, siya'y sasagot, yan ang mga naging sugat ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mga ngalat, at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit, at mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Zacarias, Kabanata 14. Narito, ang araw ng Panginoon ay dumarating.
na ang iyong samsam ay babahagihin sa gitna mo, sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay ay lulooban, at ang mga babae ay dadahasin, at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag, at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Kung magkagayoy, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka, at ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga ulibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan, at ang bundok ng mga ulibo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan, at kayo'y magsisitakas sa libis ng aking mga bundok, sapagat ang libis na mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Asel. Oo, kayo'y magsisitakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Osayas na hari sa Huda, at ang Panginoong kong Diyos ay darating, at ang lahat na banal na kasama niya. At mangyayari sa araw na yaon na hindi magkakaroon ng liwanag, at ang mga nagniningning ay uurong, ngunit magiging isang araw na kilala sa Panginoon, hindi araw at hindi gabi, ngunit mangyayari na sa gabi ay magliliwanag, at mangyayari sa araw na yaon na ang buhay na tubig ay magsisibalong mula sa Jerusalem, kalahati niya oy sa dakong dagat silanganan, at kalahati niya oy sa dakong dagat kalunuran, sa tag-init at sa taginaw mangyayari, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba, mula sa Geba hanggang sa Rimon na timugan ng Jerusalem, at siya'y matataas at tatahan sa kanyang dako, mula sa pintuang bayan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuang bayan, hanggang sa sulok na pintuang bayan, at mula sa muog ng Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari, at ang mga tao'y magsisitahan doon, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, kundi ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. At ito ang salot na ipinananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga matay mga tutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. At mangyayari sa araw na yaon na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon, at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanyang kapwa,
at ang kamay niya ay magbubuhat laban sa kamay ng kanyang kapwa. At ang Huda naman ay makikipaglaban sa Jerusalem at ang kayamanan ng lahat na bansa sa palibot ay mapipisan, ginto at pilak at kasuutan na totoong sagana at magiging gayon ang salot sa kabayo sa mula sa kamelyo at sa asno at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampamentong yaon na gaya ng salot na ito at mangyayari sa bawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag at mangyayari na ang sinuman sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. At kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaroon, mawawalan din ng ulan sila. Magkakaroon ng salot na ipinananalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi nagsisiahon upang ipagdiwan ang kapistahan ng mga balag. Ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto at kaparusahan sa lahat na bansa na hindi nagsisiahon upang ipagdiwan ang kapistahan ng mga balag. Sa araw na yaon ay magkakaroon sa mga kampanilya ng mga kabayo kabanalan sa Panginoon at ang mga palyok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga tasa sa harap ng dambana. Oo, bawat palyok sa Jerusalem at sa Huda ay aaring banal sa Panginoon ng mga hukbo. At silang lahat na nangaghahain ay magsisiparoon at magsisikuhan niyaon at magpapakulo roon. At sa araw na yaon ay hindi na magkakaroon pa ng kananeo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo.